Nilagdaan ngayong umaga ni Pangulong Bongbong Marcos ang corporate recovery and tax incentives for enterprises to maximize opportunities for reinvigorating the economy or create more apps. Good news naman sa mga naka-work from home, pinalawig pa ang pagbibigay insentibo sa mga kumpanyang nagpapatupad niyan. Laman niya ng bagong lagdang Create More Act na magpapababa rin sa corporate income tax ng mga negosyo. Sa harap ng target ng pamahalaan na maging isang prime investment destination ng Pilipinas, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. nilagdaan ang isang mahalagang batas na inaasahang makatutulong sa pagbuo ng mas maraming legalidad na trabaho para sa mga Pilipino. The signing of corporate recovery and tax incentives for enterprise to maximize opportunities for reinvigorating the economy, a bit of a mouthful, so we'll just refer to it as a Create More Act, is a resounding testament of our commitment to make the Philippines the destination of choice for investments. Ang Pilipinas, pasisimulan ang gintong panahon, walang Pilipinong maiiwan. Isang malakas na yugto ng kasaysayan ang pinuksan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ito ang magtutulak sa Pilipinas patungo sa gintong panahon ng kaunlaran at kasaganaan. Good news mga kaibigan, walang Pilipinong maiiwan sa likod, lahat ay makikinabang sa bagong direksyon ng bansa. Wala nang mahirap dahil ang Create More Act ang magsisilbing tulay tungo sa pag-angat ng bawat Pilipino. Pati mga anti-Marcos na pasilaw sa ganda ng balitang ito mga kaibigan. Kahit ang pinakamaiingay na kritiko ng administrasyon ay napatigil at napaisip sa atin na pag-asa ng bagong batas. Nakikita na ngayon ang malaking potensyal ng Pilipinas bilang isang ekonomiyang maghahari sa Asia at maging sa buong mundo. Hindi lamang China at US at Amerika ang mapapahanga sa tagumpay na ito, kundi pati na ang buong pantaigdigang komunidad. Dahil ang Pilipinas ay magiging pugad na kayamanan sa buong mundo sa bisa ng Create More Act na nilagtaan ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., magiging pugad ng yaman at oportunidad ang Pilipinas. Makakaakit ito ng malalaking negosyo at mamumuhunan mula sa iba't ibang sulok ng mundo. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Marcos, ang bawat Pilipino ay makikinabang sa pag-usbong ng ekonomiya mula sa mayayamang lungsod hanggang sa pinakamalayang probinsya. At ito na nga ang simula ng gintong panahon ng Pilipinas. Ang mas pinalakas na ekonomiya at sistema ng buwis ay hindi lamang makakilikha ng mga bagong trabaho, kundi magbibigay ng mas mababang presyo ng bilihin, mas maayos na serbisyo, at mas mataas na kalidad ng buhay para sa lahat. Ito ang panahon kung saan ang Pilipinas ay magiging huwaran sa buong mundo. Ang Create More Act ay hindi lamang batas, ito ang simula ng ating pangarap na bansa. Halika, ating pag-usapan, ano nga ba ang Create More Act at ano ang mga benepisyo nito sa ating mga mamamayan? Ayon sa PNA, sa kanyang talumpati, muling pinagtibay ni Pangulong Marcos ang kanyang pangako na lumikha ng mas inklusibo at pinalakas na kapaligiran para sa negosyo na may layuning gawing globally competitive at investment-led ang ekonomiya ng Pilipinas. Ang pagpirma sa Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises to Maximize Opportunities for Reinvigorating the Economy, medyo mahaba nga, kaya tatawagin na lang natin itong Create More Act, ay isang matibay na patunay ng ating dedikasyon na gawing Pilipinas ang destination of choice para sa mga pumumuhunan, sabi pa ni Pangulong Marcos. Ang Create More Act ay nag-aamyenda sa 1997 National Internal Revenue Code o NIRC at pinabubuti ang mga pulisiya ng bansa ukol sa fiscal incentives. Ang batas na ito ay nakabatay sa limang pangunahing layunin: pagpapahusay sa ease of doing business, pagpapataas ng competitiveness ng mga tax incentives, pagpapalakas ng governance at accountability, at pagpapaliwanag sa mga patakaran sa value-added tax at transitory provisions para sa pre-create registered business enterprises o RBEs. Nilalayon din itong tugunan ang lokal na pagbubuwis sa panahon ng income tax holiday at enhanced deductions regime na nagbibigay linaw sa mga aspeto na hindi natugunan ng Create Act. Layunin nito na lumikha ng patas at balansing lokal na sistema ng buwis na nagbibigay ng mas mataas na katiyakan para sa mga negosyo, habang sinisiguro rin na makikinabang ang mga lokal na komunidad mula sa kanilang presensya. Itinakda rin ng bagong batas ang mas efficient na proseso
ng pag-aproba sa pamagitan ng pagtaas ng investment capital threshold para sa investment promotion agencies mula 1 billion pesos patungong 15 billion pesos. Tanging mga proyektong lalampas, sa halagang ito ang susuriin ng Fiscal Incentives Review Board ayon sa Pangulo, nilalayon ng patas na makaakit ng parehong domestic at global investments, partikular sa mga strategic industries na uhubog sa hinaharap ng bansa, dagdag pa niya. Pinanggit din niya na ang Create More ay naglalaman ng mahahabang pananaw mula sa mga pandaigdigang kasosyo sa kanyang mga pulong kasama ang global stakeholders. Ang kanilang mga puna ay nagpayaman sa batas na ito, isang refleksyon ng ating determinasyon na magtaguyod ng isang kapaligiran kung saan uunlad ang mga negosyo at magpapatuloy sa makabuluhang pag-aambag sa ekonomiya ng Pilipinas, sabi pa niya. Sa ginanap na pagpirma sa Malacañang, binigyang diin ng Pangulo ang potensyal ng bansa bilang isang buhay na puwersa sa riyon na binabanggit ang paglago ng gross domestic product na umabot sa average na 5.8% sa unang tatlong quarter ng 2024. At ano nga ba ang insentibo nito sa atin? Ang Create More Act ay dinisenyo upang makinabang ang mga Pilipino sa iba't ibang paraan, layuning pauna rin ang ekonomiya, lumikha ng mga trabaho at pagandahin ang kalagayan ng negosyo sa bansa. Narito kung paano ito makakatulong sa publiko. Una, paglikha ng trabaho at paglago ng ekonomiya. Mas maraming negosyo, mas maraming trabaho, kaibigan, sa pamagitan ng mas mababang buwis sa mga korporasyon at pinasimpleng insentibo, nagiging mas kaakit-akit ang Pilipinas sa mga lokal at dayuhang mamumuhunan. Habang lumalago o nagtatayo ng negosyo, mas maraming oportunidad sa trabaho ang nagbubukas para sa mga Pilipino. At dito, inaasang lalago ang mga industriya tulad ng pagmamanufaktura, turismo at serbisyong pampubliko na makakatulong sa pagbago ng ekonomiya ng ating bansa. Pangalawa, mas mataas na kita at mas mababang presyo ng bilihin. Dahil sa mas mababang buwis at gastos sa operasyon, maaaring ipasa ng mga negosyo ang natipid na halaga sa mga mamimili sa anyo ng mga murang presyo ng mga produkto at serbisyo. Habang lumalaki ang kumpanya, mas nagiging posible ang pagbibigay ng mas mataas na sahod at mas magandang benepisyo para sa mga empleyado. Suporta para sa MSMEs o micro, small and medium enterprises. Ang mga MSMEs ay makikinabang sa mga karagdagang pawas buwis tulad ng sa gastusin sa kuryente at muling pamumuhunan sa mga critical na sektor gaya ng turismo. Makakatulong ito sa maliliit na negosyo na i-reinvest ang kanilang natipid para mapabuti ang produkto, serbisyo at operasyon. Madalas nahihirapan ang mga MSMEs sa komplikadong mga regulasyon sa buwis. Sa pamagitan ng Create More Act, pinasimple ito sa pamagitan ng pagpapakilala ng mas mababang iisang buwis lokal na nagpapagaan sa administratibong gawain. Pang-apat, mas pinahusay na serbisyong pampubliko at infrastruktura. Bagamat pinababa ng batas ang mga buwis sa simula, hinikayat nito ang mas maraming negosyo na magparehistro at sumunod sa mga regulasyon sa buwis. Ito'y maaaring humantong sa mas mataas na kita ng gobyerno na magagamit para sa mga serbisyong pampubliko tulad ng kalusugan, edukasyon at mga proyektong pa-imprastruktura. Panglima, mas pinalakas na pag-unlad sa mga rehiyon. Sa pag-akit ng mga pamumuhunan sa mga hindi pagaanong maunlad na lugar, isinusulong ng batas ang inklusibong pag-unlad upang matiyak na makarating ang benepisyo sa mga probinsya at kanayunan, hindi lamang sa mga urban na lugar. Pang-anim, mas pinaigting na kompetisyon ng Pilipinas. Sa mas makompetensyang sistema ng buwis, mas malaki ang tsansa ng Pilipinas na makaakit ng mga mamumuhunan na naghahanap ng mga merkadong matatag at may magandang kita na magdadala sa pagmatagalang katatagan ng ekonomiya. Ang Create More Act ay nagsisilbing tulay patungo sa pagbangon at tibay ng ekonomiya. Para sa mga Pilipino, nangangako ito na mas maraming oportunidad sa trabaho, mas mababang gasto sa pamumuhay at pinahusay ng mga serbisyong pampubliko na nag-aambag sa mas matatag at pantay-pantay na ekonomiya. At ito, lalong uusbong ang ating bansa at abot kamay na natin ang Golden Age ng Pilipinas. Bumangon Pilipinas, ang tagumpay ay nasa harapan mo. Purihin ang ating Panginoong Diyos. Jeremias 29 verse 11. Sapagkat nalalaman ko ang mga plano ko para sa inyo, sabi ng Panginoon,
mga planong magdudulot sa inyo ng kaunlaran at hindi ng kapahamakan, mga planong magbibigay sa inyo ng kinabukasan at pag-asa. Sa gitna ng mga hamon at pagsubok sa buhay, madalas nating nararamdaman ang pangamba at kawalang katiyakan. Ngunit ang talatang ito ay nagpapaalala sa atin na may malinaw na plano ang Diyos para sa bawat isa sa atin. Ang kanyang mga plano ay puno ng pag-asa, kapayapaan at kaunlaran. Hindi niya tayo papabayaan at ang bawat takbang na ating tinatahak ay bahagi ng kanyang mas mataas na layunin. Ang hamon para sa atin ay magtiwala sa kanya kahit na hindi natin lubos na maunawaan ang mga nangyayari sa ating paligid. Ang pananampalataya ay hindi nangunguhulugang walang takot, kundi ito'y pagtitiwala na ang Diyos ay laging gumagawa para sa ating kabutihan. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Panginoon na makapangyarihan sa lahat na nasa langit, salamat sa iyong walang hanggang pagmamahal at mga pangako na nagbibigay sa amin ng pag-asa at lakas. Sa kabila ng aming mga kahinaan at pagkukulang, patuloy mong ipinapakita na ikaw ang aming kanlungan at sandikan. Turuan mo kaming magtiwala sa iyong mga plano, lalo na sa mga panahon ng kawalang katiyakan. Palakasin mo ang aming pananampalataya o aming Panginoon Diyos upang makita namin ang iyong pagkilos sa bawat bahagi ng aming buhay. Gabayan mo kami sa bawat desisyon at takbang na aming gagawin at nawa'y lagi naming hanapin ang iyong kalooban. Pagpalain mo po ang aming mga pamilya, mga mahal sa buhay at ang aming bayan. Bigyan mo po kami ng lakas upang maging liwanag at asin sa mundo, nagdadala ng pag-asa at pagmamahal sa iba. Salamat Panginoong Diyos sa pagdinig ng aming mapanalangin, sapagkat ito ang isang matiling, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.